po si Master Hans Kuwat. Narito tayo ha. Isa namang feng shui tips. Alam mo, marami ako nagfeng shui ng mga bahay, mga lugar, mga tindahan. At nakakita tayo ng mga painting, artwork, or mga decorative, mga charms. Yung mga basic lang na nilalagay nila. Akala na hindi yan swerte o swerte. Linawin natin. Mahilig ka ba sa artwork or mga decorative? O yung mga tinatawag na mga painting? Painting, artwork, o mga charms, o mga decorative na nilalagay natin sa bahay man, sa opisina man yan, sa kwarto. Sa feng shui kasi, ang decoration sa tahanan, sa opisina, ay nakaka-activate, or nakaka-disturb, o nakaka-de-energize. Nagiging negative ang enerhiya sa any space or any lugar. Kaya importante, bago bumili ng mga artwork, painting, mga decorative, ipa-feng shui, o isend mo na yan kay Master Hans Kuwa. I-check ni Master Hans Kuwa kung swerte ba ang picture o mga artwork na bibilihin. Iwasan natin ang paglalagay ng mga pictures, art, o images na malungkot. Ng mga mag-isa lang siya, nakasalumbaba, umiiyak, malungkot, hindi masaya, ito ay hindi maswerte. O yung mga violent, yung mga barel, gera, nagsusuntukan, nag-aaway, ayan, hindi yan swerte. Ang malungkot o yung mga nakasalumbaba ng mga artwork o negative, umiiyak ng mga artworks, o mga images ay maaaring magpalakas ng negative energy sa bahay o sa lugar. Maaaring makaapekto nito sa kabuuang energy sa space, sa bahay man o sa lugar. Maaaring hindi sinasadya na inactivate nila nito ang mga negative na mindset ng mga nakalugar na doon sa lugar na yon. Depression, galit o away sa family members. Ang mga picture o painting naman na may mga aggressive, marahas, violente na imahe ay maaari naman magdulot ng hindi pagkakasundo o away o gulo o sigalot o issue sa family members. Importante na maglagay, makatulong ang paglagay ng mga paintings. Marami ho mga different mga lucky charm na painting, mga prints, mga pictures. Dito yung mabibili kay Master Hans Kuwa. Bago bumili ng mga ganyan, i-check mo na. Kaaya-aya at naka-inspire at tignan ito. Sa feng shui, pinaniniwalaan na ang paligid ng sarili natin ay may positive na pictures o mga simbolo ay maaaring magpaganda at magpa-enhance at makaakit ng positive or swerteng energy. Ay, paligid naman natin nagpapasigla ng mga positive energy na makakatulong yan na magandang intensyon o mga layunin sa atin. Ano mga picture na bawal pa? Yung mga picture na nakita ko na pwede naman is mga picture ng mga mountain. May mga picture ng mountain sa likod mo ay swerte. Picture sa harapan mo na may mga birds ay swerte. Picture sa harapan mo na may water flowing papasok sa'yo ay swerte. Picture na, dapat makita din natin mga picture na to ay anong element ang swerte sa'yo. Doon mag-base kung lucky ba yan o hindi lucky yan. So yan yung ilan sa mga pictures, painting, artwork, mga decorative na pwede i-recommend ni Master Hans Kuwa. Kaya naman ang recommendation ko is personal kang pumunta dito sa tindahan ko dahil napakarami kong mga paintings, art design, mga lucky charms na matutulungan kita para ma-enhance o ma-check natin kung tama ba yung picture na to. Example, sa sarili mo, swerte ka ba ng fire element? Ay, meron kang nagluluto. Swerte yan. O kaya may sun, swerte sa yan. O sa chart mo o sa astrology mo, swerte ka sa water element. Meron kang sea o meron kang tubig, swerte yan. Or sa ano mo, sa element mo, swerte ka sa earth element. May mga mountain ka, swerte yan. Bakal naman may mga gold dyan, swerte yan, no? So depende pa rin yan sa element ng swerte sa'yo o hindi swerte. Kaya naman, magpa-astrology na. Importante, lagi ko sinasabi sa sarili ni sa ibang tao. Pwede tayo bumili ng mamahaling watch, jewelries, bag, kotse. Pero ang pinaka-importante talaga is to know your life purpose. To know yourself. Ano ba ang lucky element ko? Swerte ba ako sa anong sector? Swerte ba ako sa anong direction? Ano bang swerteng year? At hindi taon na maswerte sa akin. Pwede natin i-check yan. Base yan sa birth chart astrology ng self-individual mo. Makita natin, Master Hans, itong kailan lang magkakaasawa, kailan lang hindi magkaasawa. Makikita o magpaka-compute natin yan. Lahat yan sa astrology birth chart natin. So, importante na magpa-invest sa sarili natin on knowing your destiny path luck. Anong swerte, yung luck mo, saan yung path na papunta ka at paano natin ma-enhance o paano natin ma-deflect o ma-shield
ang mga negativity na to. Make sure nyo po na ipang-feng shui ang bahay, tindahan, negosyo. Siyempre, sa pinaka-pinagkakatiwala ang feng shui master ng Philippines, The Master Hans Kuo. I-PM nyo lang po ako. 0922-829-0382 po ang aking cellphone number. Ang daming gumagamit ng picture ng pangalan ni Master Hans Kuo. Nagbibenta sila ng peke, siksiba, kwintas, mga amulet. Hindi yan sa akin. Personal ka pumunta din sa tindahan ko para personal mo makausap. Ang aking tindahan ay nasa Cityland, Shaw Tower, Shaw Boulevard. Tapat lang po yan ng St. Francis Church. Ang Cityland Shaw Tower ay katabi just beside EDSA Shangri-La Plaza, yung Shangri-La Mall, sa may crossing, sa may Mandaluyong, Monday to Saturday, 11 ng umaga hanggang 5 p.m. po. Ang video na to ay pagbigay gabay lamang. Sipag tsaka determinasyon pa rin, kayo pa rin gumagawa ng swerte niyo po. Share itong video na to, itag itong video na to sa mga kaibigan, sa mga family members niyo po na gusto bumili o mahilig mag-design o magpapagawa ka ng bahay, itag niyo po, i-comment niyo po, i-like at i-share. So, paano? Thank you sa panonood and kita-kita tayo sa next video. Feng Shui Tips mula po sa pinaka-pinagkakatiwalaang The Master Hans Kuo. Maraming salamat sa pag-share, pag-subscribe at pag-follow. Kita-kita tayo!